Iwasan sa pawang. Sa amin lahat dito, sobrang very generous sa mga actors, actress, lahat. And dapat lang halagi kaming handa. Kasi pag pumunta ng set, lahat naka-game face. Oh, shucks! Huwag ka paiwan, Kapit Kim! Ganon! Hashtag Kapit Kim! Kapit tayo! Dapat memorize mo lahat, dapat aral mo lahat ng gagawin, dapat makinig ka sa vlogging. Dahil dyan, hindi ka masasabawan. Makaka-ride on ka sa journey ng scene. Baon-baon mo yun. Oo, dapat ready ka. Kasi pag hindi ka ready, may iwan ka to. Sa bonus pa po. Sino ba nasa kaliwa mo ba? Hindi naman sa pawan, pero maiiwan ka. So, sobrang intense nila lahat and sobrang alert ng lahat ng actors. And sobrang walang tapon sa lahat ng eksena namin. Kaya di nila dapat ma-miss every day. Ano share ko lang po tungkol kay Kim. Nagulat ako, ginulat ako ni Kim sa project na to. Aww. Kasi, hindi, nagdi, nagbablocking kami ngayon. Anong scene nga tayo direct, ganyan, ganyan. May pinapakuha siya sa yaya niya. Pagdating, parang pages ng, upon pages of handwritten, ano. Sabi ko, anak, ano yan? Direct, pinaplot ko lang po yung emotions. Buong script. Naka-plot out. Inaaral ni Kim. Oh, yes. Kasi, number one, we're in a hurry, ma'am. We can only do so much. We can only explain so much. So, dapat trabaho din ng artista. Ginagawa naman nila lahat. Nakita ko lang kay Kim, yung talaga nakasulat. Guided na guided siya. Sabi ko, sige nga, patingin. So, nakalagay yung emotions doon sa pinanggalingan. Sa 10 sequences before, 10 sequences after. Sobrang laking tulong. Kaya, pag napanood niyo po yung soap, ibang Kim din yung mapapanood niyo. Sobrang yung pinaginda. Paano niyo po isinisigurado kung walang sapon din pala? Alam niyo direk, pag may nang nananapa. Oo. Sino to? Una-una, kasi kami directly, we block the actors based on the script, based on the camera angles. This is your blocking. Tapos pagka, kasi kailangan namin timplahin eh, timplahin yung emotions nila. Minsan it's getting out of hand. Syempre tao lang naman sila, parang hindi naman nako-control. Pero dun sa scene, kailangan hindi pa dun ganun kataas. Parang next scene pa o few scenes after pa yung mas bigay niya, yung todo niya. So we always tell the actors na parang, mamahasa ko ng konti dyan. We do it this way muna. Kasi ito pa yung scene, may scene ka pang mas mataas dyan eh. Kumbaga, pag in-edit yan, parang pag iniingay mo na, di ba? Parang ganun. So, I think we're there to help them out also and to direct them and para timplahin din yung bawat scene. That's why it's a good collaboration with the actors, especially taking actors, dahil sila mismo, alam na nila na, hindi pa ako dito ganun kataas. Yun nga, sabi ni Direk Jenny, we can only do so much in a day. May cut-off pa, hindi naman 24 hours yung trabaho. Tapos, syempre, by 12 midnight, medyo pagod ka na. So, yung mga heavy scenes, hindi mo na masyadong mabibigyan ng pansin o matatrabaho na gusto. Lalo pa kung hindi prepared yung mga actors. So, I am so glad and I am so honored to really be working with all these wonderful and very professional actors. The most that I do with these really good actors, ano lang po, sabihin ko lang, in scale of 1 to 5, 5 being the highest, number 3 pa lang po tayo. Kasi yung scene na to yung 5. Ganun lang, kasi ang gagaling nila lahat. Yung sapawan po na tanong nyo, you don't have to worry about that sa mga artista na to. Usually yung sapawan, sasabihin ko na sa mga baguhan na nagtatry na mag-prove, o kaya yung mga swapang na veterano, na gusto ko patunayan na hanggang ngayon magaling ako, mananapo yung mga yan. Pero dito po wala. Dito po wala. Not one scene ka na nakaramdam ako, personal, na may nanapaw, may nag-attempt manapaw, wala po talaga. Thank you for additional lang. Parang tayo nag-yung masterclass on acting, ano? Okay. I think also yung sapawan, it's more on the ego of the actors as opposed to being devoted to your craft. So
with these actors, parang wala silang, hindi sila egoistic. Hindi yung parang, I, me, and myself. Ako ang love-tie woman. Parang ganun. Walang ganun. Wala eh. Alam din naman ng Dreamscape Management, who to put naman sa right tower. Kaya, dirty eh. Hindi kasi sila yun. Okay, partner, last two questions. Ay, last one last sana. Two. Partner, last one. Chinang last stress na. Galing sa Ivana Shabok workshop. Seryoso? Fresh from Singapore, Kate Adar, na Year of the Rat. It's Kate and Random Republica. Is she on? Can you put hello, closer sa ano? Okay. For Yam, since alam namin na tumatak yung past character Masjid, how does it feel na ikaw na yung legal life ngayon, and gano'ng kahirap or kandali yung audiences? Completely different kasi yung characters nila. Pero parati yung pinagkakamala na kakainisan ka na naman dito. Para gano'n na agad yung na-expect nila. Hindi ba? Well, depende sa'yo. Ako, nainis na ako sa character ko. As ano, basta nakakairita siya, pero nakakairita ako when dateable. Nairita din ako sa sarili ko pag pinoportray ko siya. Kasi napakalayo sa akin sino ako sa totoong buhay. But anyway, back to your question. What's your question again? Hindi pala yung question. Hindi pala yung how easy yung adjustment. Actually, mahirap yung adjustment kasi sobrang binigay ko talaga yung buong puso ko sa character as Jade. Grabe yung ano, lahat, as in I've given my heart and my soul doon sa character na yun. And ang hirap to let go. Hindi pa ako nandun sa level na ang bilis mo lang i-just wala na, bigla na lang i-let go mo ng character. It's still, nandun pa rin siya sa akin. So ang hirap ng adjustment kung paano ko siya tatanggalin. Pero siguro yun yung part ng preparation ko dito sa role ko as Dana Wong. Bago siya, refresh. And nagtatanong din ako sa mga directors namin. And also, feeling ko kasi baka na naduduplicate baka, yung gano'n. Oo, kasi ko medyo lumalabas ba? Uh-huh. O lumalabas na parang Jada or hindi. Pero nung beginning medyo, di ba yung first scene natin, Direct Jerry? Ay, namin na Direct Jerry na, parang Jade ka dito. Feeling ko lang parang Jade yung dating ko dun sa first scene, first day ko. Pero after nun, nung medyo naging, na-feel ko na yung character ni Dana Wong, when I got to know her more and deeper, yun na, parang, ano na, naging natural na siya na, ano, thank you and happy to sa directors. Kasi kadalasan po sa mga series na may other women, hini-hate yung mga other crop. Dito po ba magkakaroon ng simpatya? Kasi parang medyo mabit yung dating mo. Honestly, mukhang masama, mukhang matapang yung first family, pero pag as you watch the story, the story progresses, you will understand where they're coming from. Wala pong black na character. Lahat sila maunawaan mo why they're behaving this way, why is she reacting this way. Kasi lahat malino naman yung pinanggagalingan. Yung maganda sa script nila ay yung head writer. Medyo bumbuo yung character. Wala talaga yung black. Wala tayong masama lang dahil masama. Lahat po, kung nagagalit si Lucy, may dahilan. Kung nagagalit si Kyle, may dahilan. Kung umiiyak sila, hindi yung para lang manakit. But the glorification per se of the other family, other second family, wala naman ganon. Pinapaintindi ang nararamdaman ng second family, pinapaunawa, pinapadama sa atin, pero not to glorify naman of course, second family. Totoo lang po yung makikita natin. I'm sure naman lahat tayo, meron tayong kilala in one way or the other na anak sa labas. Meron tayong kilala na dalawang pamilya or kabit or ganyan. At totoong tao sila, at totoong may mga emotions sila at nararamdaman, yun lang po yung makikita niyo sa show na ito. Yung totoong nararamdaman ng mga taong na-edit sa ganung mga sitwasyon. Direk Andoy? Yun na yun. Okay. Ang dali ko. Sige, are you good? Partner, okay. Na si Kate, eto for the killer question, okay. Ang Year of the Horse na si Gemma Villanueva of Orange Magazine. Ayan si Gemma. Go, Jem! Hindi ko nalunig si Alan, pero next time sige sa season 2. Season 2! Go, Jem! Bilang alam niyo naman yung character niyo, but in real life,
mangyari sa inyo yun or mapunta kayo sa sitwasyon gano'n, how will you react to that and how will you handle the situation? Siguro we'll start with you. Wala nang complicated ba, Ms. Z, yung sa'yo? With the situation, single boy, like single mom? Uh-uh. Kung mapunta ka daw sa sitwasyon na gano'n na single mom, tapos... Okay, I think I would also react the same way. Very protective sa anak. Tinuhok yung... Ako na unang sasagot. So, in the case of my character, si Helen, sa tunay na buhay, ako, kung magiging ako si Helen. Ganun din, kasi pinakikita din sa syempre sa ordinary mga pamilya, bilang sa mga tycoon, ganun din sila ka-protective sa kanilang mga anak. So, since ni-raise ko siya talaga ng mag-isa, hindi lang siya overprotective, siya yung voice of reason niya eh. Kasi alam naman niya na tao rin lang yung anak niya, nagkakamali. Pero gusto niya palaging itama. So, sa tunay na... So, taong-tao pala si ano, yung character mo dito talaga? Mm-hmm. Yes, taong-tao. Marami makaka-identify sa kanya. Kasi parang palaging inapong niya. Anak niya, nag-OFW siya, pinalaki niya. And wish niya talaga only the best for her son. Siyempre, nung unang na-meet niya yung Wong family, masyado siyang na-amaze kung gano'ng kalalaki silang tao. Dahil, siyempre, parang feeling niya nobody yung pamilya namin kumpara sa family nila. But then, eventually, nung nakikilala na niya yung pamilya, makikita niya rin yun. Kasi mag-iibay. Kasi there are a lot of scenes na very observant siya sa family, hindi siya nagsasalta. Pero pag nagsasalta yung character ko, mahaba. Kasi ma-advise. Alright. Rufa, si Amanda Del Mundo, ibang-iba kay Ruth Gutierrez. Baka spoiler ito, ha? No, that's why nga eh. Careful ako. Pero one thing na masasabi ko na siguro similarity ng character namin is yung character kasi ni Amanda, pinaaral niya yung nag-iisang anak na lalaki niya sa Wharton. And I guess now, being a single mom, pinapaaral ko rin yung dalawang anak ko and trying to sacrifice some of the things that I enjoy para mabigyan sila ng magandang edukasyon. So yun lang ang similarities. Ang ganda na. Mahirap ang sitwasyon ni Kai Estrella dito. Pero talagang ang hirap din magsalita ng tapos na hindi ko gagawin yung ginawa niya. Kasi ang pagkakamali lang niya ay nagmahal siya sa maling lalaki. Pero kung kunwari man mangyari sa akin yung gagawin ko rin yung ginawa ni Kai Estrella, which is nag-focus at pinaglaban at minahal ng todo-todo ang kanyang anak. Ganda pa yung characterization ni Miss Ai sa soap na to, ha? Okay, who's next? Yam? Nako, malayong-malayo sa akin si Dino Wong, kaya hirap na hirap ako sa kanya. Ayun naman tayo. Balik-ibat tayo sa characterization niya. Meron talaga siyang ano, may something sa, may pagkukulang sa utak talaga, sa brain cells niya. Pati ako, so, sobrang iba yung... O, oh, nakaka-busy talaga siya, iba yung complex. I like it. Maybe because of the accident also, nagbagong lahat, nagbago yung pag-iisip niya, ugali niya. Sa tunay na buhay siguro doon tayo pwedeng umano na yung relatability ng ano sa character ng I use it as an excuse but her accident, but sometimes it does happen, nag-iiba yung character na tao because of an accident, brain ba, very different and very iba-iba kami ni Dana Wong kasi number one very spoiled siya. Hindi naman ako spoiled sa totoo buhay. May pagka, pero hindi sa material na... Basta, hindi ako spoiled. Siguro sa situation ng kung kayong tatlo, di ba? Meaning, kabilang ikaw yung legal wife, may pabasok sa eksena, how will you handle that? Bilang ikaw. Tapos kapatid ko, hirap naman nun. Would you do a Dana Wong? Siguro, hindi siguro physical na... batayan levels. Pero feeling ko parang hirap patawarin ng tao pag ganun, lalong-lalo na pagkapatid mo ba, kadugo mo. Tapos niloko ka, binetray ka. Character siya, hindi totoo. Pero siguro ano rin yun. Siguro, sabi nga nila, time will heal all wounds. Yeah. So, hindi pa naman nangyayari sa akin. Sana naman. Hindi dumating. Pero
sa akin siguro, sa bilang si Yam, siguro eventually, I will forgive also yung kapatid ko sa ginawa niya. Forgiveness. Correct. Z, kay David Chow naman, which part ba doon ang gusto nating malaman na relatability sa itong sa karakter? I think yung point na nag-decide siya na maybe wala na yung wife niya and David Chow falling in love with his sister-in-law. Medyo hindi, kung sa totoong buhay, hindi ko magagawa. Malayo sa akin yun. But I understand bakit umabot siya sa point na gano'n at bakit gumawa siya ng isang decision na gano'n na nagkaroon siya ng kasalanan na magmahal lang naman. So, very far from who I am yung decision making na yun, but we do share the same understanding. But if malagay ka doon, how will you handle that? Kung malagay ako doon, ako parang hirap isipin eh. Pero yun niya eh. Feeling ko hindi naman ako aabot sa gano'n na komplikadong situation. Okay. Ako naman, kung gagawin ko si Gia, ginawa ni Gia Wong at sa personal ko, kung mapagdaanan ko yun, siguro, kung nangyari sa akin, yung gagawin ko rin yung ginawa ni Gia ngayon. Manoorin nila. Kung ano yung nangyari. Yun yung mga isa sa mga aabangan ninyo. Actually, ang daming matututunan dun sa role niya and then dun sa character niya kapag nakapasok ka dun. Kasi asking for love and is very one of the hardest thing na hinihingi natin sa partners natin. And yun, love is really complicated. So, walang tama, walang mali. Kaya, panoorin niyo itong show namin. Pero achiever din naman si Gia. Yes, panoorin niyo lang how my character goes and in real life, may tingalo. Yun din yung gagawin ko. Miss you? Kay sobrang layo ko kay Lucy. My God, kasi gusto ko ng harmony. Gusto ko na everyone is entitled to their own happiness. Kung actually, in real life, I'm friends with my exes. Okay. And yung ex-husband ko ay magkakaroon na ng anak. And sinabi niya sa akin na, yes. Sabi niya sa akin na yung girlfriend daw niya ay magkaka-baby na. Sabi ko, I'm so happy ka talaga. Ako yung excited. Sabi ko, I want to visit them pag nanganak na. Ganyan. Sabi niya, I thought you'd go crazy. Sabi ko, why? But it's not me na maging ganun. Kasi not within the marriage. Oo. At saka, mas focus ako na pabutihin ang pagkatao ko, ang pamilya ko, yung magiging path ng buhay ko kaysa mag-dwell sa past or magkaroon ka ng hatred or whatever, ng negativity sa pagkatao mo. Ayoko yan. Patanda na, syempre gusto mo, alam mo yung isi-isi ka lang, chill-chill, pa-wine-wine ka na lang. Isipin mo ano bang nagawa ko sa buhay ko, ganyan-ganyan, di ba? Walang lugar sa akin yung ganyan. I want harmony, peace and harmony. Okay. Okay naman yung German, ano? Tito Bo. Oh my God, rondahin ka ng lahat. I really don't know. Adam is really very, very different from who I am. Except for one, is I'm very protective with my children. Right na yun. So I know how to really handle my two girls. Yeah, so yun lang. But this situation, I'm entirely in a different world. I'm doing entirely different stories and scenes and attitudes and, you know, approaches. You know, we do a lot of scenes that are really anlayo. Medyo out of this world scenes that, you know, hindi mo maintindihan how to react. It's far different from who I am. So, very interesting. For an actor, it is all very interesting for us as actors to get into a situation, into a world like this that, you know, is very different from ours. From the way na nag-resist sila dun sa character, kita-kita mo, they are portraying ay complicated, makulay na characters talaga, yes, no? Yes. Kaya hirap na hirap silang absorbing. Yung kung napunta sila dahil hindi sila gano'n. It is very challenging, very challenging for all of us, no? Especially good actors, like, you know, all of them.
It is also, I would like to say that it's also intimidating to be, you know, yet these young actors are very passionate with their work. I mean, I've come to a point na medyo, oh, chill na lang ako dito ngayon. But nadadala ako sa kanila. They're all like, wow. Okay. Yeah, they roar. Everyone, you know, they do their job well. Which is not a bad thing, yung gutom na gutom sila. Yeah, so, yung hungry for... Pati ako, apektado. Okay. So, it helps me a lot. So, it helps me a lot get into the character. Kasi, yun nga, sinasabi mo, it's very far from... Adamong is very far from me. Okay. And with that, okay. And with that last question, we're good? No, you're wrong? Yes, partner. We'd like to hear Direk Jerry and Direk Andoy. Would you like to thank them for coming today? Isa to sa pinaka